Hello po. Magdadala po tayo ng tulong sa nangangailangan ng tulong. Nagpapaabot po ng tulong para po sa mag-ina na kailangan nating tulungan. May sakit po yung anak, kung sino man po ang gustong tumulong. Comment down below lang po. Need po nilang matulungan kasi po yung baby. Hindi po maayos ang kalagayan. Sa ngayon po, gipit na gipit po sila. Hindi ko rin naman po kayang suluhin tulong para sa kanila kasi po hindi ko rin naman po kaya. Kaya kung sino po ang may gustong tumulong, comment down below lang po para makapag-usap po tayo. Nakakaawa nga lang po yung baby kasi po nagsusuka siya lagi kasi hindi normal ang katawan po niya, tapos may epilepsy pa. Tapos may kapatid pa siyang isa, wala pong tumutulong. Ako man po, hindi ko alam kung paano ko rin silang tulungan. Kung may maiaabot lang din naman po ako, yun lang, hanggang ganun lang po. Ang problema nga po, yung baby, kailangan nating tulungan magamot. Wala rin naman po akong kakayanan magpagamot dito. Nakakaawa na po yung sitwasyon niya. Ano man po ang kalalabasan nitong ipupos ko, hindi ko nga po alam kung may magagalit dito o ano. Sana naman po, huwag na po nating intindihin kung ano-ano pa po ang masasabi ng iba. Ang importante po, matulungan po natin yung baby para maipagamot po. Marami po siyang sakit, tapos hindi pa po maayos yung katawan niya. Tapos halos hindi na rin po sila kumakain, kaya kahit pa paano po, pinadalhan po sila makain. Tingnan nga po ninyo yung baby o masama po ang pakiramdam niyan, pati yung nanay po. Hindi na rin alam kung ano gagawin. Wala naman po pang ospital. Hindi ko rin alam kung paano ko rin sila tulungan. Basta tama na po yung may dalang konting pagkain. Yan pong ibang pagkain na yun ay pinaabot lang din po yan. Nakakaawa yung baby kasi may sakit, tapos hirap pang maghanap ng pagkain. Nakakaawa po. Sakit sa dibdib kahit hindi mo siya kaano-ano, pero ang hirap tingnan. Ako ang nahihirapan sa kalagayan nila, kaya naawa ako. Wala naman po akong sapat na maitulong sa kanila, kaya bahala na kung ano naman ang kahinatnan nito. Ang mahalaga, matulungan natin yung baby. Hindi siya kasi normal. Nakakaawa, tapos wala pa silang makain. Ang sakit sa dibdib makita ang ganyang sitwasyon. Nakakaawa. Kung sino po ang kailangan taong makatulong dito, tulungan po natin kasi po nakakaawa yung baby. Bahala na po kung anong sasabihin ng ibang tao, basta ang mahalaga, matulungan natin ang baby. Nagsusuka po siya. Hindi rin alam paano gagawin ng nanay. Meron din siyang isang anak pa. Tapos, pero ano po siya, pasyente po siya ng PGH. Kaso lang, ang hirap. Ganyan nga, wala nga silang makain. May sakit pa si baby, may lagnat pa. Paano yun? Lagi pa siyang nagsusuka, lagi pang nag-iiyak. Kaya pati yung nanay nag-iiyak na rin. Hindi rin alam kung paano ang gagawin sa buhay kasi silang tatlo lang nandyan. Wala rin silang madadaingan. Wala rin silang kundi maaawa ka na lang sa kalagayan nila. Simptomas na ng epilepsy yan. Yung mga kunting pagkain na binigay, hanggang kailan yan? Sa susunod, paano na? Kaya nakakaawa sila. Kaya kung sino naman po yung may gustong tumulong, comment down below na lang po para makapag-usap tayo. Tsaka ang dibdib niya, ano? Lalo na pag umuulan, hindi sila makalabas para maghanap ng pagkain. Tapos ganyan pa, may sakit pa yung baby.
Sila lang tatlo nandyan. Wala man lang silang pagkuhanan ng makain. Nakakaawa. Tapos yung baby may sakit pa. Need po talaga nila ng tulong. Maraming salamat po.